Nabubuhay tayo dito sa mundo na punong-puno ng mga mapanghusgang tao. Ang mas masakit pa, minsan sariling pamilya pa natin ang humuhusga sa atin, ang nang-aalipusta at nang mamaliit. Minamaliit tayo sa kung ano man ang ating kayang marating at maabot sa buhay. Minsan pa nga, may mga pangarap tayo na gusto natin abutin. Subalit, mas pinipilit naman sa atin ng ating mga magulang ang gusto at nais nila sa atin. Hindi ko naman nilalahat ha, uulitin ko, hindi ko nilalahat. Pero may mga kakilala akong may gustong gusto silang pangarap pero hindi matupad-tupad dahil ang gusto ng mga magulang nila ay ibang bagay. Ang kwentong ito ay para sa mga taong nangangarap dyan. Subalit nahihirap sapagkat maraming kontra sa pangarap mong iyon. At para rin ito sa mga magulang na hindi naiintindihan ang mga anak. Sana po ay magustuhan ninyo. Masayang nagbabasa ng magazine sina Jay at Katrina nang dumating ang kanyang ama na may bitbit na bola ng basketball at sports magazine. Agad nilang binati ang ama. Sabay ay hinagis naman ito ang bola ng basketball kay Jace. Kung hindi lang dahil sa injury ko, palamang isa na akong successful na basketball player ngayon. At ikaw ang magpapatuloy ng pangarap kong iyon. Practice kang maigi ah, at baka isang araw ay nasa cover ka na ng magazine. Ang sambit ng ama ni Jace sa kanya. Pilit ng ngiti na lang ang ginanti ni Jace sa ama. Alam kasi niya sa sarili niya na hindi iyon ang pangarap niya at may iba siyang ninanais na pangarap. Maya-maya inabot ng kanyang ama sa kapatid niya na si Katrina ang isang makeup set box. Sa pag-aakalang in-order ito ni Katrina. Subalit nagulat si Katrina dahil wala naman siyang naalalang nag-order siya ng makeup set. At doon ay agad namang tinignan ng kanyang ama ang likuran ng box. Nagulat ito at nagalit dahil pangalan ni Jace ang nakasulat doon. Makeup? Bakla ka? Sabay ay iniabot ng ama nito kay Katrina ang makeup set at galit na tumalikod dito sa kanilang magkapatid. Ilang oras ang nakalilipas, nadismayado at tila may lungkot sa mga mata ni Jace habang nakaharap ito sa salamin at hawak-hawak ang makeup brush ng kapatid. Nang biglang bumukas ang pinto at nadatnan siya ni Katrina. Huy, anong ginagawa mo sa makeup brushes ko? Narinig mo ba ang sinabi ni Dad? Galit na galit pa yun kanina. Oo ate, pero please naman oh, huwag mo namang sabihin kay Dad. Agad naman natugon ni Katrina na your secret is safe with me. Pero alam mo ba paano gamitin yan? At agad naman natugon ni Jace na medyo nakakapanood rin ako ng mga YouTube videos. Pangarap niya maging isang big YouTuber at gustong gusto niya ang mga makeup. Pero ayaw naman ito ng kanyang ama. Ngunit ang sabi naman ng kapatid niya, alam mo, hindi naman importante kung ano ang sinasabi at iniisip ni Dad. Hindi mo kailangan mabuhay na inaabot ang pangarap ng ibang tao. You have to follow your own dreams. Sabay ay iniabot ni Katrina ang makeup set sa kanya. Isang umaga, habang nagbabasa ang ama ni Jace ng magazine at nag-aantay sa kanya, ay agad siyang napansin ito sapagkat naka-hoodie pa rin ito kahit nasa loob na ng bahay. At tila ba nagmamadaling naglalakad para makaiwas. Subalit, agad naman siyang hinarang ng ama at doon ay laking gulat at galit na galit ito kay Jace na makitang naka-makeup ito. Sa sobrang galit niya ay napagsalitaan niya si Jace ng di maganda. Nakayuko lang si Jay habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng ama. Nang maya-maya ay sumabat na ito at pinaglaban ang gusto niya. Patawad Dad, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya pang mabuhay na sinusunod ang lahat ng nais mo at gusto mo at ang mga pangarap mo. Gusto ko rin abutin ang pangarap ko na ninanais ko. Sa mga pangyayaring iyon, ay pinalaya si Jay ng kanyang ama na buhay ito na nag-iisa at hirap na hirap. Subalit, hindi pa rin ito sumuko at sinimulan niya ang YouTube channel niya. Nag-record ito at nag-upload ng mga makeup tutorial videos. Sa paglipas ng panahon na hindi sila nagkikita mag-ama, ay namimiss na nila ang isa't isa ng sobra, lalo na ang ama nito. Pero ni minsan ay hindi man lang niya tinawagan si Jace dahil ang tanging gusto niya lang ay ang maglaro ito ng basketball na siyang pangarap niya. Hanggang sa isang araw, habang ama niya ay nasa sala at nakaupo at iniisip si Jace, ay nilapitan siya ng anak niya na babae na si Katrina at sinabing tawagan ng anak. Subalit agad natugon nito na ang gusto ko lang naman para sa kanya ay maging successful. Matapos marinig ni Katrina iyon ay napangiti na lang ito at agad na iniabot ng isang magazine sa ama. Sabay sabing, Dad! Siya na ngayon ang pinaka-successful na makeup artist sa buong mundo. Look!
Nang makita ng ama ang front cover ng magazine, ay nagulat ito nang makita niya ang anak na si Jace. Hindi niya inakala na maaabot ng anak ang ganoong tagumpay ng mag-isa. Mayroon itong million followers sa YouTube. Kaya naman, pinayuhan siya ni Katrina na baka ito na ang tamang panahon para magkita silang muli. Dahil alam ni Katrina na miss na rin siya ni Jace. Kaya naman, kinabukasan ay tumungo ito sa lugar ng anak. Gulat si Jace na makita ang ama. Hindi niya inaasahan na pupuntahan siya nito. Pero bago pa man sila makalapit sa isa't isa, ay humingi na agad ng sorry si Jace. Ngunit agad natugon ng ama na ako dapat ang humingi ng tawad, anak. Narealize ko na tinutulak lang kitang abutin ng pangarap ko na hindi ko natupad sa sarili ko. At pinipilit kitang ilayo sa sarili mong mga pangarap. So tingin mo ba mapapatawad mo pa ako? Matapos masambit ng ama ang mga katagang iyon, ay walang sabi-sabing niyakap ni Jace ng mahigpit ang ama at nag-iyakan silang dalawa. Dahil sa wakas, matapos ang mahabang panahon, naging maayos na silang dalawa. Tanggap na siya ng kanyang ama. Proud na proud din si Jace na ipagmalaki at ipakilala sa kanyang mga taga-suporta ang ama. Kaya naman, isinama niya ito sa kanyang video at walang paghatubiling sinabi ng ama ni Jace sa harap ng kamera na siya ay proud na proud sa anak. Katropa, never be afraid to chase your dreams. Huwag matakot habulin, abutin ang iyong mga pangarap kahit gaano pa man kahirap ang buhay. Kahit dinadaan ka na ng karamihan at pakiramdam mo, ikaw ay nag-iisa. Makinig ka, tuloy lang. Ituloy mo yung pangarap mo para sa ikabubuti mo. Kapit lang, huwag na huwag kang bibitaw. Shoutout pala kay na Dominic Reboldera, Shane C. Vlog, King Trolls, Tonton Daniels, Brynix Espirito, John Roblox Player, Marilo Carpio Kula, Mesa January 26, Sir Montaner, Jonathan Ilot, J. Lord Aldon, Warren Borgeta, Dexter Aquino, DJ Escobar, Juji Takayama, Kan TV, Jerry Loderes, Eduardo Tahop, MLG Van Gaming YT, Flordilito Borja, at Piolo Pascual. At syempre, shoutout din sa inyo na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aking munting channel. Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo na mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsaka pupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!